So mga tol, nakarating na nga po sa Amerika si undisputed super bantamweight world champion Japanese The Monster na Oya Inoue. Kaya pala pumunta ito sa Amerika mga tol, hindi lang pala para manood ng laban ni Sander Saya sa Linggo, kundi para na rin kunin ang parangal niya. Ibinigay na po kasi kay Inoue mga tol ang dalawang daring magazine belt niya. Yan po yung belt para sa Fighter of the Year noong 2023 at pagiging lineal champion niya sa super bantam. Bukod dyan mga tol, may Memorial Award pa siyang natanggap. Kasama nga din po niya si Tio Pimo Lopez na tumanggap na Memorial Award na kay Inoue nga po ang atensyon ng mga media dahil ngayon lang ulit ito nakarating ng US. Kaya hindi na pinalampas ng ibang boxers ang pagkakataon na magpa-feature sa binansagan The Monster ng Japan. Katulad na lang ni 7 Division Female World Champion Amanda Serrano na nagpa-feature kay Naoya Inoue, mag-amang Tio Pimo Lopez, Jorge Linares at iba pang mga boxers. Okay. Here we go. Excuse me. Whoa. Him first, then everybody else. Everybody's back. Okay, boss. Oh no. I mean, can I get that selfie? Sa kabilang banda naman mga tol, kaabang-abang po bukas ang mga laban. Bukas na po kasi lalaban itong si Adrian Bruner. Haharapin niya si Blair Cobbs na gaganapin sa Florida, USA. Dedepensahan naman ni Oscar Culiaso ang WBO minimum world title niya dito kay Gerardo Zapata. Nagaganapin naman ang laban sa New York. Habang may Pinoy naman na lalaban bukas sa bansang Kazakhstan, yan po ay si Adrian Lerasan. Haharapin naman po niya itong si Samat ng Kazakhstan. At bukas na nga din po ang laban ng anak ni Manny Pacquiao na si Emma Bacosa. Haharapin naman niya ang kapwa Pinoy na si Jingle Labtik. Nagaganapin naman sa Pasay City. Sa ibang balita naman mga tol, matapos pong banatan ni former 3 Division World Champion General Casimero si Jonah Sultan sa social media na nagtaiumano ito sa laban niya sa Japan. Dahil first round pa lang daw, tumiklop na itong si Sultan sa tune-up fight niya sa Japan. Dagdag pa ni Casimero, kung siya daw ang makalaban ni Sultan, baka hindi lang daw at ang lumabas kay Sultan, baka pati daw ang mga buto-buto nito sa ribs maglabasan. Yan din daw ang patunay na hindi daw niya kalibel si Sultan. So nagsalita na nga po si Sultan kay Casimero mga tol, at mukhang hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni Casimero sa kanya. Ani Sultan, lawyer na lang daw niya ang bahala dito kay Casimero. Mahilig daw manira si Casimero ng mga tao, kaya good luck na lang daw. So ibig sabihin lang niyan mga tol, magsasampa ng kaso si Jonah Sultan kay Casimero. Banat naman ng mga tagapagtanggol ni Casimero mga tol, iyakin daw itong si Sultan. Para maliit na bagay daw, magsasampa daw agad ng kaso. Mas grabe pa nga daw dyan ang paninira na ginagawa kay Casimero. So sana nga po magkaayos na si Casimero at Sultan. Dati naman silang magkaibigan.